inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay chicken apritada o ito pong apritadang manok. Bali ito po ang ating manok, hita po siya, tsaka po yung ito, yung drumstick niya. Hiwa-hiwa ko na po na ganito kalalaki. Yan, nasa inyo po kung gano'n yung po kalaki gustong ano, pero ito po ang ideal size na paghihiwa. Bali 3/4 kilo po ito na manok, yung pong legs at saka yung kanyang hita. At gagamitan din po natin ng garlic, minced garlic po, at 1 medium white onion o kahit anong onion po ang gamitin nyo ay pwede rin. At lalagyan din po natin ng 1/2 cup o ba tomato paste. Kung wala naman po kayong tomato paste, pwede naman pong lagyan ng tomato sauce, mga 1 cup of tomato sauce po ay pwede nang gamitin. At lalagyan din po natin ng 1/2 cup of frozen green peas po siya. At ganun din po ng red bell pepper, mga 2 medium size po na red pepper. At lalagyan din po natin ng 2 cups of sliced carrot po na mga bite size po na hiwa na ganito. At ganun din po ng patatas. Hiniwa-hiwa ko rin po ng kadradong ganito kalalaki. Gagamitan din po natin ng mantika po para po sa ating paggigisa. Ganun din po ng patis, pampalasa po. At salt and pepper po, pandagdag din po ng pantimpla natin. Napaka-easy lamang po ng procedure na ito. Sa isang lutuan lamang po, igigisa lang natin ay maluluto na itong ating simple apritada chicken recipe. Ngayon po ay umpisa na natin ang ating pagluluto. Kumuha lamang po tayo ng medyo malalim-lalim po na ating paglulutuan. At kapag ito po ay mainit na, lagyan na po natin ng konting mantika, mga 2 tablespoon po na mantika. Pagkatapos po, ilalagyan na po muna natin itong sibuyas. Pagkatapos po ng sibuyas, ay susunod na rin po natin itong ating garlic sa kumling na bawang natin. At atin lamang pong hintayin pong maluto itong ating sibuyas at bawang. Kapag naluto na po itong ating bawang at sibuyas, lalagay na po natin itong ating chicken. Haluin lamang po natin ito. At pagkatapos po atin siyang tapakpan at hintayin po natin hanggang sa medyo maluto-luto po itong chicken. Yung pong wala na po yung ganyang itsurang sariwa na ganyan. At takpan po natin siya muna niyan. Ito na po ang ating chicken at medyo aluluto na po siya, hindi na po siya wala na po yung mukhang sariwang dugo. Medyo nagtubig po siyang ganyan kasi ho, frozen ho itong chicken na ginamit ko. Pero kung natutuyo naman po, pwede nyo pong dagdagan ng tubig. At lalo na po kapag ang gagamitin nyo ay tomato sauce instead na tomato paste po. Kapag tomato sauce po, tatantyahin nyo lamang po yung tubig. Pero kapag yung pong tomato paste, baka po kailangan lagyan ng konting tubig para po hindi matuyo. Depende po sa gusto, kung paano nyo po gusto yung apritada ninyo. Kung gusto nyo pong may sabaw o kung gusto nyo rin pong tuyo. Ngayon po, ilalagay na po natin itong ating tomato paste. Ahaluin lamang po natin ito. Lagyan na po natin ng konting patis para po manot na yung kanyang lasa. Ganun din po itong paminta. Ahaluin ko lamang po itong maigi hanggang pong matunaw yung ating tomato paste na
ilagay. Ito na po siya. Bali, nahalo ko na po yung ating apritada, yung ating pong tomato paste. Ayun po. Tatakpan ko po muna siya ng siguro po mga 5 minuto po bago ko po ilagay yung ating patatas at carrots. Mga after 5 minutes po na pagkakatakip. Ngayon po, ilalagay na po natin yung ating potato, ganun din po yung carrots. Sa low nyo lamang po ilagay yung inyong kanan para po hindi masunog sa ilalim yung inyong niluluto. Lagay na po natin itong carrots. Nandun po itong patatas. Haluin lamang po natin ito niyan at pagkatapos po ay muli po natin siyang tatakpan. At hintayin po natin lumambot-lambot yung ating patatas. Ganon din po yung ating carrots. Ito na po. At kapag po ang ating carrots at yung pong ating patatas ay lumambot-lambot na po ng konti, pwede na po natin ilagay niyan itong ating red pepper. At ganun din po itong ating green peas. Luluin lamang po natin ito. Tulad nga po nung nasabi ko, kung ang ipong iniluluto ay natutuyo masyado, kayo na po ang bahalang magdagdag ng paunti-unti po ng tubig. Kasi po pag minsan yung po mga vegetable na hinahalo natin ay nagtutubig din naman po yung para po hindi na yun po masyadong maganda kapag malabnaw po yung ating niluluto. Ngayon po, titikman ko po siya niyan kung tama na po yung kanyang alat. Talagyan na po natin ng asin. Asin. Ganun din po ng paminta pa po at konti pa pong patis. Kayo na pong bahalang magtantya ng pampaalat ninyo. Gawin ko lamang po ito. Pagkatapos po noon, muli ko po siyang tatakpan hanggang sa lumambot na po itong ating mga gulay po na inilagay dito. Ito na po mga kaibigan, naluto na po ang ating chicken apritada. Ayan lamang po, napakadali lamang po nitong lutuin. Isang lutuan lamang po ay pwede na. At pwede rin po pala kayong gumamit ng sariwang kamatis. Kaya lang medyo marami rin pong kamatis ang kailangan nyong ilagay kung sariwa pong kamatis ang inyong gagamitin. Ito na po. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Maraming po salamat.